So, ayan guys, dito na tayo sa kusina. And then, mag-start na tayo ng maglinis ako ng manok. So, let's go. Parang, ano, feel ko lang ang kamay ko ngayon, oh. Wala na yung, kasi nangangati siya before. So, simula nung nag-gumamit ako nung gloves na binili nila, yung gloves na ano ba yon? Yung latex gloves. Yun yung ginamit ko kasi yun naman talaga yung nirisita ng doktor. So, simula nung ginamit ko, ganun na siya. Tapos, binilhan ako ng amo ko ng cream! Yung cream na binili niya sa akin, nirisita din ng doktor. So, di ba? So, yun, oh, parang okay na siya. Pero siyempre, pag maliligo talaga ako, bago ako maglagay ng Vaseline, so, nilalagyan ko siya ng cream, so, di ba? Parang wala akong, ano, ang ganda na kumiko. Charot! So, yun guys, mag-start na tayo ng work. Today is Sunday, and paano ko ba ilagay itong camera ko para makita niyo ko. Maglinis lang ako ng aming chicken lutuin. So, madubos chicken lang naman yung lutuin ko, guys. Yan, paano ba? Makita niyo ba ako dyan? Madubos chicken. So, napakita ko naman na sa inyo na yan before. Kung paano magluto ng Majibus chicken. So, makalat ang aking kusina. Kasi guys, alam nyo, yung kusina namin dito is sobrang liit. So, yun. Free ako. Naka-t-shirt lang ako today. Kasi, wala na yung mga bossing ko. Pumasok na. Pero, after ako maghanda ng lutuin ko, after ko malinis yung manok, after ko malinis lahat, masalang ko na lahat, maliligo ako at magbihis tayo ng uniform. Okay, let's try our work. Saan ba yung aking gloves? Free na free ako ngayon, kumilos, kasi wala na sila. So, yun. Ganito lang tayo. Pero pag dumating sila mamaya, magbihis ako. Magbihis ako ng uniform. Guys, kung paano lutuin yung chicken Majibus, paano yung prefer. So, na-share ko na yun sa inyo. So, for today, wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo ang araw of the day. So, guys, sa mga disclaimer, so, sa mga nagtatanong, bakit ko kailangan pa i-upload yung video ko na gano'n sa YouTube, yung mga video ko na mga trabaho ko dito. So guys, wala lang. Let's say na lang na gusto ko lang i-share sa mga bago OFW, yung mga nalalaman ko dito, yung mga natutunan ko sa pagluto dito. Natutunan ko, ko lang din siya, dahil tinuruan lang din ako. So before, sa Pilipinas, hindi ako marunong magluto. May ganon. Pagdating dito, so natuto ako. So yun nga, bukod na sinabi ko, magdito tayo sa abroad, walang hindi pwedeng gawin. Ang buhay natin ay para isang sugata. Minsan panalo, minsan talo.
ganito ba daw ako mandamit dito? Hindi guys, nagaganito lang ako pag wala sila busing. Although, nagaganito naman ako pag nandito sila. Pero, excuse me. Nagaganito ako pag wala, ay nandito sila, kahit si madam. Pero, hindi nga fit. Pero bihira lang guys, pag ano lang, pag nainitan lang ako mag-uniform kasi di ba mainit tayo dito sa kusina. So, pag minsan, pag nagmamadali ako, ganito talaga sinusuot ko kasi nga, di ba, uniform, paplansyahin mo pa. So, hindi na natin pahabaan yung usapan, mag-ano na tayo maglinis ng ating chicken. Let's start it. Yan. Taba ng mukha ko. Gusto ko mag- Pero ayaw ng katawan ko. Yung bang sobrang effort mo na hindi ka na kumakain ng rice. Once a week na lang kumakain ng rice. Pero walang resulta. Ano yun? So guys, una, hatiin natin siya dito. Okay? Ching! Dito niyo umpisahan sa kanyang dito sa bandang huli. And then, i-gano natin. And then, hatiin natin siya ganun. Para mabilis ang paghati sa kanya. I mean, easy lang siya paghati sa kanya. Kasi nga, pag i-ganon mo siya ng hati, parang matigas, parang mayan buto siya. So, balik ka rin. Ulit, ito ang isa. Kasi dalawang chicken. So first, we can remove this. And then, start ka ng hiwa dito, okay? But make sure na yung kamay mo is safe. Okay? So, ganay. So, nakagano na tayo, nahiwa na natin, okay? Nahiwa na. Sa mga hindi marunong maghiwa, nahiwa na, okay? So, and then, nakagano na tayo, no? Diba? Umpisa tayo dito, ganun. So, baliktarin natin siya para, kasi nga pag dito guys, mahirapan ka kung diretsuhin mo siya dito. So, dito, pag hiwa mo ng ganun, huwag mo isama yung dun banda. Dito lang, banda sa'yo. And then, after mo siya matapos ng hiwa, like this, okay, ganunin natin siya. Okay, ganunin natin siya, baliktarin natin siya. And then, we can pose like this para mas ma-easy. And then, start mo na naman siya ng hiwa. O, di ba? Mabilis siya. Kasi nga, pag yung dun mo, itikso mo siya, mahirapan ka kasi nga, medyo matigas. Okay. So, let's proceed. Wala akong,
na dito. So, let's proceed. Our next. Dito. So, dito na. Kasi nga sira yung isa. So, guys, hindi naman siguro, hindi naman paarapihan, no? Pero, make sure na linisin natin maigi yung manok. Kasi may mga buhosin tayo na konting amoy lang is na, So, kaya nga ako, yung bang kung ano pag, ano mo sa katawan mo, ganun ka din sa pag, ano, trabaho mo. Ganun ka lang. Kung gano'n mo dalihin mo, gano'n mo linisin yung katawan mo, ganun din pag linisin mo na, kakainin ng mga buhosin. Yung parang, artihan mo lang konti. Hindi naman kaartihan. Yung bang, basta gano'n na yun. Basta yung malinis. So, remove natin yung dito, yung mga dugo-dugo niya dito. Ano-ano niya dito, yung mga ganay. Yan, oh. Kasi malansa yan. Yan. Linisin natin siya ng ayos. Diyan ko muna yan. So, ayan. Ako, inaartihan ko pa talaga siya kasi ayaw ko yung may mga ganito-ganito. Pinuputol ko yan. Saka yung dito niya, puputulin ko rin. And then, ganun natin siya. Iwa. Pak! Pag-iwa mo ng ganun, so siyempre, may lalabas na ito. So, kunin natin. Malansa yan eh. Sabi ko eh, kinig kasi kayo. Yan, o diba? Malinis na ang ating chicken. Ganay. So, ulit-ulit lang guys, hanggang maano yung pag-rinis nyo ng chicken. Ulit-ulit hanggang matapos. Sabi ko eh. So guys, sa lahat ng nagbabalak ng abroad, sige na, mag-abroad na kayo. Basta matama na kayo dito. Yun. Hiwa like this and then remove like this. Kasi pinakaayaw ko yung may ano ba, yung may reklamo yung amo ko sa pagluluto ko. Ayaw ko yun. Kasi simple, diba? Yung pang comfortable din sila kumakain. Comfortable. Pag kahit hindi tayo ang kumakain, dapat malinis. Hindi yung iba. Hindi yung tulad ng ano, na kahit yung sabihin mo, hindi naman ito ang kumakain, so hindi mo na lang ayusin. No! It's bad, guys. Bad yan. Kung ayaw mong ano, kung ayaw mong gawin sa iyo ng iba, huwag mong gawin. Okay? Oh, may tips na kayo. Ganun. So, content for today. Paano maglinis ng manok? So, you can hiwa. Divide into two and then remove the dirty area. Char! English na naman! And then, yun dun pala sa mga nagko-comment sa aking video. Guys, I hope na magkaroon ako ng time. Bibigyan ko yan ng time na magbasa ko lahat ng comments nyo. Kasi baka naman sipihin nyo, hindi ko binabasa yung comments nyo. So, babasahin natin yan, guys. Basta yung, ano, yung hindi ako gipit sa oras. Kasi, guys, pag Sunday to Friday, masyadong gipit sa oras. Kasi, ano, gipit tayo sa oras. Hindi nyo makita yun. Let me take away all of the mission. Oh. What's your name? Ayan.
Kasi guys, pag Sunday to Friday, busy talaga akit. Bakit? Kasi guys, nagigising ako ng before, si madam lang yung babae ko lang ang ginagawa ko ng breakfast. But today, si Bossing na isa, nagda-diet kasi siya kasi nga no rice din siya kasi nga medyo tumataba na siya. So, yun. Napapagawa siya ng breakfast, hindi siya napapagawa ng lunch. Oh, di ba? So, Thursday to Thursday, busy ako guys. Magising ako ng 4:30 or 4:40, ganun. Prepare ako ng breakfast nila, and then, kulit ulit. And then, matulog ako saglit. Magising ako ng 8:30. Minsan may time hindi na ako nakakaligo talaga. Kasi nga, isipin ko, maligo ako pagkatapos ko mag-prepare, so hindi mo inasahan, may utos na naman, di ba? So, kaya nga dapat talaga morning, dapat talaga kasi morning ako maliligo. Hindi ako naliligo pag-gabi guys, kasi one time, naligo ako pag-gabi, tapos sobrang busy ko sa umaghapon. Naligo ako kinagabihan yun. Sumakit ang aking likit. Hindi ako halos makahinga. So, parang, hangin. So, yan, malinis na siya. Linisin ko rin ang ating so, diba, ang dami kong nakuha. Tapo natin yan, siyempre. Hindi pala mali pala. So yun, malinis na siya guys. So, next procedure, next process. Ibabad ko siya ng ayan. So guys, so malinis ang ating malinis ko na. So, alam niyo ba kung ilang gloves naubos ko sa isang araw? Nakaubos ako ng 20 gloves. Ang kadami ko pa naman ginagawa. So, ulit. Hugas ulit. Paulit-ulit. So, guys, tips. Para hindi malansa ang manok pagluto nyo is pinitin ang maigi. Number one, at tingnan nyo, may mga parang ano siya. Pinitin ang maigi. Tips number one. Tips number two, ibabad nyo ng suka or vinegar sa English. Ibabad nyo siya mga 30 minutes. Ibabad nyo siya ng vinegar. Pwede nyo siyang haluin ng vinegar at saka tubig. Isang basong tubig, isang basong vinegar. So, yun. Ibabad nyo siya ng 30 minutes. Okay, noon. Patuloyin niyo siya. Dapat tumulog yung ano niya.
bago yung siya umpisahan na, but, step number three, tinuro lang din ang aking busing. Ibusing ko na lalaki, marunong yan magluto. Kaya, minsan, tinuturoan niya. Tinuturoan niya ako, gayto, gayto. Si busing na babae naman, marunong siya magluto, pero ayaw niya pumunta sa kusina. Kasi malahat, eh. Bahol sa kusina, mga candles. So, ano, hindi na madulas, di ba? Hindi na madulas kasi tinangga natin yung mga dumi-dumi. So, yun guys. Malinis na siya. Ibabad ko siya ng vinegar. At tubig. Pero kung marami na lang kayong vinegar, you can use all vinegar without water. Ibabad niya siya ng lahat vinegar, walang tubig. Pero, pansin ko lang pag vinegar lahat, parang ano, tumitigas yung laman ng manok pag lutuin mo na. So, I suggest na water with vinegar. Kasi pag vinegar lahat is, ano siya, yun bang matigas ang manok pag tamaluto na siya. Pansin ko talaga yan. For almost 5 years to work here, cooker talaga. So yan, lagyan natin ng tubig. Pansin ko lang talaga yan. And then, lagyan natin siya ng vinegar. Where's the glass? So you can use any kind of vinegar. As long as vinegar at maasim siya. So, lagay tayo ng vinegar. So, yan. Leave lang natin siya ng 30 minutes. Diba? Mamahalin ang aming, ano pala, pang salad. Si Busing, hindi ang bimili na ngayon. So, kasi guys, pag ibabad niyo siya ng suka, makikita niyo after 30 minutes, parang wala na yung mga, ano niya, yung mga slide na area niya. Parang ang linis-linis niya tingnan. So, ganun. Jane. So, suka lang talaga at saka water. Yun yung, kumbaga, yun yung i-downy mo sa, kung naglalaba ka pa, yun yung downy mo. Yun yung last na banlaw mo. Pero ibabad niya siya ng 30 minutes. Take note, 30 minutes. So, mayroon pa akong isang tips. But we can I can share it with you all guys in my next video, my next vlog. So yeah. So ilid natin siya ng 30 minutes. Put it cover, of course, cover. So, where is my cover? Cover. We can use any kind of cover. As long as matakpan siya. No problem. Parang pinatil ko yung kanta na yan parang sa ating mga OFW. Alam niyo yun? Yung parang... para lang, di ba pag OFW ka, ang daming mga karanasan, ang daming nangyayari sa buhay natin. Parang gusto ko yan i-cover. Parang gusto kong gantahin. Di ba? Sa umpisa pa lang. Ang buhay natin ay parang isang sugay, isang panalo. Kung minsan ikaw ang umayaw, ay di mawawagi, ang mawawagi ay di umayaw. Hey! Kung ano sa ano, may bukas pa niya, tayong susuko. Hindi ko lalabas pa rin.
dito na nagtatapos ang ating video for today. If you feel this video, please like and share. And don't forget, love and like. Thank you and God bless us all. Bye-bye.